Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng July 27, 2024, na kung saan sa ngayon ay napakaaktibo na po ang karagatan sa paligid natin at may dalawang sama ng panahon na nabuo sa silangan ng ating bansa. Ang nasa silangan ng Visayas ay pinangalanan po ng Invest 96W at ang nasa silangan naman po ng Mindanao ay nangalanan po na Invest 95W. Pareho po na nasa loob ng ating area of responsibility ang dalawang ito at base sa ilang mga weather models, si 95W ay isa na pong mahinang bagyo o tropical depression. At ang dalawang banta ng sama ng panahon na ito ay posibleng magsasanib at lalong lalakas habang kikilos po yan paakyat, pa-northward at sundan ang dinaanan po ni Bagyong Karina. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay ng ating panahon ngayong hapon dahil sa pinagsamang epekto ng habagat sa kanluran at ng mga sama ng panahon sa silangan ay maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rains sa malaking bahagi po ng Visayas, Southern Luzon, Calabarzon, ilang bahagi ng Metro Manila, ilang bahagi lamang ng Central Luzon, Northern Luzon, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ilang bahagi ng Caracas, Sokcergen at Davao Oriental. Na posibleng magtuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, maging po sa may Southern Mindanao hanggang mamayang gabi po. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa Western Seaboard ng Central Luzon, Western Seaboard ng Northern Luzon, at Extreme Northern Luzon Seaboard dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot po hanggang sa 2.5 to 4 meters height dulot po yan ng habagat. Kaya hanggat maari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ng latest update natin sa araw na ito. At ako pumili si James na nagsasabing sa kahit na napagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!